Magandang hapon natin sa ating panalangin na may mga paintensyon. Masasalamat mula sa Paustino family, Isang Angkan, Marvin Dimaranan, Lo San Juan, Noriel Grace at mga anak, Arlene Nerissa Aure at mga anak at apo, Mirna Bidamo, Samahan ng Poblasyon 1 and 2 at Pitong Arkanghel, Vanessa Ras, Eda, Celia at Pamilya, Irene Abriol, si Gemma Bautista at Pamilya, Glo Martinez at Pamilya, Rodolfo Jocelyn Pereña, Rolando Merian at mga anak, Carmela Martinez, Esther Creencia, para sa pagsapit ng kaarawan ni Nadino Bernard Lapitan, John Philip Disagun, Del Agustin Ginto at Aurora Chavez, Meli Cepeda, Resalina at mga kapatid, Tan Family, Escalante Family, Glois Guerra, Perez Rusul, Breboño Family, Laura Rusul, mga kapatid, Penpen Martinez at pamilya, Nuestro Family, Jaime at Lina Roraldo, Mr. and Mrs. Mike and Minda Parlado, Eddie Nicolas at pamilya, para sa kagalingan ni Gilbert, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Renato, Armando, Margarita, Rafael, Aston, Nenita, Anastasia, Lourdes, Lioterio, Herbasha, sa kaluluwa ng Yumao, sa pamilya at sa lahat ng kaluluwang walang nakaalaala. Pampilo, Visitacion, Rogelio, Mercedes, Nina, Senon, Ursula, Nicomedes, Dolores, Catalina, Crispulo at lahat ng kaluluwang walang nakaalaala. Lobino, Erlinda, Sherry, Guillermo, Fernando, Apolonia, Benito, Leoncia, Juan, Sosima, Oriar, Rosalina at mga kapulas, Perry Magligaya, Remy Perey, Lita, Faustino, Leonardo at Demetria, Emiliano, Pasita, Miguel, Lina, Simeona, Monsenor Chito, Osme, Jose Amadeo, Noel at mga pumanaw sa Angkan, Celso, Eugenio, Conrado, Arsenia, Herbacio, Felipa, Esther, Melchor, Dominga at sa mga pumanaw sa Angkan, Nelia, Edward, Vivencia, Oria, Carmelita, Analisa, Lydia, Lopez, Severino, Rogelio, Serapin, Ruth, Anastasio, Maria, Aurora, Petrosinha, Gabina, Belen, Verna, Crisologo, Jose Maria, Agustin, Maria, Candelaria, Juan, Severa, at sa mga pumanaw sa Angkan, Agustin, Creencia, Pasita, Emiliano, Lucia, Loreta, Severino, Corazon, Semiona, Miguel, Alice, Arnold, Emmanuel at sa lahat ng Dumao. Agustin, Maria Candelaria, Arcadaline, Ray, Senaida, Jose, Rustica, Francisco, Mariposa, Lourdes. Pasasalamat mula kay Mel Pereña at pamilya. Pasasalamat at kahilingan ni Maria Michelle Victorina Navarrete, Violeta at Maria Katrina Pakinggan, Dennis Johnson, para sa kaluluwa ni Bernardino Concepcion, Baltasar Edgardo at Benny Navarrete, Lolita, Lolito, Manolito, Normita, Raquel Iranan, Armando, Joaquin Alyara, Jaymar Ortayon,
para sa kagalingan ni Felix Joaquin Navarrete, para sa kaluluwa ni Danilo Alberto Aurea at sa lahat ng lumao na hindi naalaala. Magsitayo po tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Tingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, patnubay Maria, Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Agustin. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ngayon ay nasa 21st linggo ng karaniwang panahon. Ang ating pong pagyariwang ay pangungunahan ng ating kura paroko, Father Alan, at ang katuwang na pari, Father Herald. Magsitayo po tayo. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa banal na pagdiriwang na ito ng Eucharistia, ating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa pagkakaloob sa atin ng gabay sa katauhan ni San Agustin. Sa ating patuloy na pagnonobena, hilingin natin na patatagin ng Diyos ang ating pananampalataya at puspusin tayo ng pag-asa ng pag-ibig.
aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami kaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin. Manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Uupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan
at paralayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilkiah. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Juda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makakapagsara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa iisang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarumtugunan ang ating pong itutugon. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng anghel, pupurhin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan, tugon po. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako, tugon po. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumukubli may kita niya yung hambog at pasikat. At dahilan nito, poon, pag-ibig mo ay di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo ay magaganap. Tugon po. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos? Para siya na may gantipalaan. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po tayo. Ikaw, Pedro, ang saliga ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagkapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga lagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kaya naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi maihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharianan lang. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa lang. At ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa lang. At mahigpit niya ang tinagubilinan ng kanyang mga lagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Noong nakaraang linggo po, tayo ay nanyayahan na patatagin at palalimin ang ating pananampalataya na matuto tayong maghintay at sa ating mga kahilingan ay ipagkakaloob ng Diyos. Sa gaya po ng karanasan sa Ebanghelyo nung nakaraang linggo, isang babae na Kananeya ang lumapit kay Jesus para humingi ng tulong. Subalit narinig din natin na nigaputok, sabi nga ni hindi nigaputok, hindi siya pinansin ng ating Panginoon. But eventually, dahil sa kanyang paghihintay at pagtsatsaga, ang kanyang presensya ay pinansin ni Jesus. Hindi lang po siya pinansin ng ating Panginoon, pinagkaloob pa ang kanyang kahilingan. Ano po yung kanyang kahilingan? Pagalingin ang kanyang anak na babae. So ngayon po tayo ay nasa 21 linggo sa karaniwang panahon. Ito po ay napakagandang pagkakataon na ang mga pagbasa ay nagdadala sa atin para kilalanin natin ang lubusan ang Diyos. To know God, to know Jesus. Narinig po natin po sa unang pagbasa pa lamang, nagpapakilala na ang Diyos mula kay Propeta Isaias kung paanong siya ang may akda ng lahat. Siya ang magdidesisyon para sa lahat. Kagaya ng karanasan ng isang katiwala ng kaharian na si Sabnang, na dahil sa kanyang pagmamalabis sa kanyang katungkulan, dahil sa kanyang pang-aabuso sa kanyang kapwa at sa malinyang pamamalakad, ang kanyang posisyon, ang kanyang trono bilang tagapamahala, pati ang susi ng kaharian ay inalis sa kanya. For truly, God is the one who will make decisions for us. Ang Diyos ang dapat gumagawa ng desisyon para sa atin. Because God's plan is better than our plan. At dito po sa Ebanghelyo, ang tagpo ay patungkol sa conversation o pag-uusap ni Jesus at ang kanyang mga alagad. This is a private and very sincere conversation of Jesus to His disciples. At ano ang naganap po? Sa kanyang pagtatanong, sabi ni Jesus, sino ako ayon sa sinasabi ng ibang tao? Sagot ng mga alagad, lahat sila sumasagot,
Sabi po ng iba, kayo raw po si Juan Bautista. Some would say that you are Prophet Elijah, or you are Jeremiah, or one of the prophets. Ganun nila nakita at nakilala si Jesus. Isang propeta sa lumang tipan, imahin ng isang propeta mula sa lumang tipan na gumagawa ng mga himala. But Jesus wants us to deepen. Anong sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? E kayo, sino ako para sa inyo? Peter, to the question of Jesus, sinabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the anointed one, the Messiah. Ikaw ang tagapagligtas. Yun po talaga ang katauhan ni Jesus. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus na Diyos ay nagkatawang tao para sa atin, para tayo ay iligtas. Jesus is our Messiah. At sana ganyan po tayo pagdating sa ating Panginoong Jesus. Walang ibang tagapagligtas sa buhay ng tao kung hindi si Jesus. Kasi ngayon po nauuso ang mga superheroes. Yung iba nga nagko-costume pa. Nagko-costume ng Superman, Batman, Spider-Man, at kung ano-ano pa man. Giliw na giliw ako sa mga superheroes. Just last year, yung huling movie ng Marvel, yung Endgame, pinanood ko po yon. Kahit 3 oras, walang labasan ng sinihan, walang ihi-ihi. Kasi kapag ikaw ay umalis, hindi mo maiintindihan yung pelikula. So ganun, no? We look forward to a hero, to a savior. But here, given to us, a true savior, ang tunay na tagapagligtas. And because of that answer of Peter, Jesus pronounced and gave us the best gift. And what is that? His church. Sabi ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kung hindi ng Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Because of recognizing Jesus as the Savior, as the Anointed One, ito ang ibinalik ni Jesus. Si Pedro, isang makasalanan na nagsikap maging banal sa pagsunod kay Jesus. From Simon to Peter, Petrus, bato, stone, rock, matibay, matatag. At ito ang simbahan na tinatag ni Jesus, matatag. Yan po ang pinapaalala sa atin, una na mensahe ng Ebanghelyo, that our church is founded in Christ. Tandaan niyo po yan. Ang ating simbahan, ang pundasyon ay si Jesus. Hindi ordinaryong tao, hindi organization, kung hindi ang ating Panginoon. Kaya naiiba tayo. Maswerte tayo na ang nagtatag ng ating simbahan ay Diyos. Si Jesus. At ang simbahang ito, sabi ni Jesus, bagamat mula kay Pedro, ay matatag, pangmatagalan, habang buhay.
So yung kwento na binahagi ko kahapon tungkol sa mag-asawa na yung lalaki ay nakaupo sa kanilang sala at hawak-hawak yung marriage contract. Titig na titig sa marriage contract. Tinitingnan pa ng salamin. Ngayon, yung asawang babae nagtataka, sabi niya, bakit ka ba tingin ng tingin dyan sa marriage contract? Ano bang binabasa mo dyan? Yung date ng ating kasal? O yung paring nag-misa sa atin, nagkasal? Sabi nung asawang lalaki, wala, wala naman. Anong wala? Eh kanina ka pa nakatingin dyan. Sabi nung asawa, tinitingnan ko lang kung meron ba itong expiration date. Kaya kayo, yung mga may asawa dyan, maging aware kayo. Pag yung asawa nyo, tinitingnan yung marriage contract nyo. Aba. Bakit ko po binabahagi ito? Kasi ang simbahang itinatag ni Jesus, walang expiration date. Pananaig, sabi ni Jesus, kahit ang kamatayan, kahit ang COVID-19, kahit sino mang tao, kahit makapangyarihan pa yan sa mundo, walang makapananaig sa simbahang kaloob ng Diyos sa atin. At sana tayo rin, we must be proud of our church. Huwag tayong mahihiya na sabihin ako'y isang Romano-Katoliko. Why Roman Catholic? It is not because Jesus is a Roman. Of course, he is a Jew. It is not because we are living in Rome. It is because the first Pope, Saint, resided in Rome. And up until now, lives in Rome. Yun po ang kahulugan nun. Kaya tayo po, tayo ay kaisa ng Santo Papa ng Roma. We are not separated from them. Kaya kung ano ang sabihin ng Holy Father, dapat sinusunod ng bawat Roman Catholic. Hindi tayo iba. We are one. That's why we are called Catholic. United. Kaya napakaganda po ng simbahan. The voice of the Pope is the voice of Peter. And the voice of Peter is the voice of Jesus. Ganon ang ating simbahan. Founded in Christ. Given the Pope to manage and to pasture the Church of Jesus. Kaya sana po na huwag tayong mahihiya. We must be proud of our Church. Kayo ba? Proud kayo? Na kayo? Talaga, ha? Proud kayo, ha? Kasi ako, nakakapansin, no po, nung wala pang COVID-19, sa mga restaurant, yung mga mukha namang Katoliko ni hindi marunong mag-sign of the cross bago kumain. Ni hindi nagdadasal. Are you really proud? Nakita ko kasi minsan sa isang poster yung tanong na, how old is your church? Tapos naka-line up doon yung iba't ibang religions. Yung mga relihiyon na nandoon, founded 19 ganyan, 18 ganyan. And Roman Catholic Church, founded by Christ, 2,000 years ago. Ganun katanda ang ating simbahan. At nakakasigurado tayong ito ay matatag dahil ito ay itinatag ni Kristo. Tatayo po tayo. Ngayon po, ating ipahayag
ang ating pananampalataya sa Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay ng aguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos na matanggap natin ang katotohanan, ang simbahan ay kapwa banal at makasalanan, dahil ang mga taong kaanib nito ay may kabutihan at pagkakamali rin. Sa bawat kahilingan, Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lumakas ang kanilang pananampalataya kay Kristong Anak ng Diyos, na nabuhay at nang pagampanan nilang maayos ang kanilang tungkulin bilang tagapag-alaga ng mga susi ng kaharianan lang, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang hindi sila magkulang ng pananalig sa Diyos at nang matukoy nila ang tamang paraan para maiahon ang ating bayan sa paghihirap na ating dinaranas, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaan, nagpapanatili sa kaayusan ng ating lipunan upang maging matatag ang kanilang tiwala sa Diyos at lagi silang maging ligtas para sa kanilang ikapapanuto at sa ibayong paglilingkod. Panila sa ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo, ay tahapin natin ng may pagpapakumbaba ang tamang landas patungo sa bato ng pananampalataya ni Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang mahanap natin sa pananampalatayang ipinahayag ni Pedro ang bukal ng ating pagtanggap sa simbahan, ang bagong bayan ng Diyos at tanging daan ng biyaya at kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang bukal ng karunungan, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy po nating isinasama sa ating banal na pagdiriwang ng Eukaristiya ang mga kapatid po nating nag-alay ng kanilang intensyon. Ito pong tayo ay nagdalaw patron. Ama naming humirang kay Pedro bilang batong pagtatayuan ng simbahan, isugo mo sa amin ang iyong espiritong banal upang maging matibay ang aming pagtanggap sa bagong bayan ng Diyos sa harap ng kanyang mga kapintasan, at hindi magkulang ang aming pagsisikap na gawin siyang marilag at walang bahid dungis ayon sa hangad ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
natin sa ating panalangin. Salamat sa kanya piel nuestro, Katula family, Mir Navidamo at mga kapatid, at para sa kaluluwa ni Nalunesto, Sosing, Johnny, Karen, Gilbert, Pablo at Saluscia. Tayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating Kapernabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkukup, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kahit sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod ng aming mga alay na iyong ilugod. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming dapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagkulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutulong. Sugo mong anak ay naging din sa amin. Ang aming diloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami itong hayan mong pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Sana.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu, kinung banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at itong kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa buhay na iyo, anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Reynaldo na aming Obispo, ng tanang mga Obispo, ng buong kaparian at ng mga laikong lingkod mo. Halalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyo ang kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, ang Birhen del Pilar, ng kabiyak sa San Jose, kaysa na mga apostol, patron at San Ambrosio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Madiwang nawa namin ang pagpupuri sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Tayo po tayo. Nang may iisang pananampalataya, tumawag po tayo sa ating Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Jesus. Thank you.
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain nyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Hesus, ang siyang nagtatag ng simbahang pangmagpakailanman, ang kordero na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanibutan. Mapalad tayong inanayahang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo.
para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo ay sakramento. Minamahal ko po kayo ng higit pa sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap ko po kayo na para na kayong nasa akin at iniuugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen. Tayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngay pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayong parangalan ang ating mahal na patrong San Agustin. Sa tingtong Nah.
Ipanalangin mo kami, o mahal naming Patrong San Agustin. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. At ang larawan ng nawalang orihinal na imahe ni San Agustin ng ating parokya ay makabalik, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang ng 140th anibersaryo ng ating parokya at 500th ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Agustin, panalangin mo kami. Magsiyo po sumandali. Nais po naming magpasalamat sa namahala at nanguna para sa nobena ngayong araw na itong ika-anim sa karangalan ng ating mahal na Patrong San Agustin, ang sambayanan ng Birhen ng Lourdes ng Miguel Mojica at sambayanan ng pitong arkanghel ng Poblacion 1 at saka 2. Palakpakan po natin. Maraming salamat po sa inyo. At ganyan din po salamat po sa ally at sponsors natin sa araw na ito. Palakpakan po natin. Salamat po. Paalala po, bukas po, August 24, araw po ng Lunes, ang mamamahala po sa nobena natin ay ang sambayanan ni San Francisco ng Assis. At ganyan din po paalaala para sa ating mga sponsors. So bukas po, same time naman po ang ating nobena at ang ating banal na misa. Salamat po. Para po sa schedule natin sa piyesta, ipopost po namin ito sa ating Facebook account. Sumainyo ang at Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo tayo, ipangalaganap ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bye.
demonyo.